Monica's POV. After what happened in Leonardo's room, here I am. Katabi ang sira kong pinsan pa din ng anim na kalalakihan na walang ibang ginawa kundi igisa kami sa sarili naming mantika. Napakarami nilang tanong at kulang na lang saktan nila kami ni Bella. Lalo na si Ivan at Chad na kulang na lamang kainin kami ng buhay ng bruha kong pinsan. Ano bang pumasok sa napaka-tatabanin yung utak? Lalo ka na. Bulyaw sa amin ni Ivan bago ko itinuro. Ano? Albularyo ka na rin ngayon? Dagdag pa ng peste. Duh! We're trying to cure your friend. Chad, ipagtanggol mo naman ako. Kahit ako na lang, huwag na si Monica. Sagot ng pesteng si Bella at nilaglag pa talaga ako. Magsasalita sana si Chad pero inunahan ko na siya. Subukan mo magsalita. Dudukutin ko yung nalamunan mo. Kasama bito ka. Pagkasabi ko noon, tumingin ako kay Bella. Inirapan siya bago tinuro ang pagmumukha ng pesteng Ivan. At ikaw namang lalaki ka. Anong karapatan mong sigawan ako sa loob ng pamamahe ko? Ginagamot lang namin si Leonardo. At itong pesteng Bella na to ang may pakana ng lahat. Kaya't siyang sisihin mo. Malakas na bulyaw ko kay Ivan. Habang iba naman lang kaibigan nagkatingin lang sa amin. Hanggang sa lumapit si Kyle sa amin at pinakita mga gamot na hawak niya. Ladies, there is such thing called medicine and it names Biogestic, Alaksan, Bioflu at marami pang iba. He even showed us the medicine while mentioning the brands and name of it. Now tell me, bakit di nyo man lang naisip to bago nyo kawawain yung tao? Dagdag na tanong niya pa sa amin ni Bella. Sa totoo lang, di ko talaga naisip yun. At hindi ko rin naman alam kung saan lupalop ng utak ni Bella na hagilap lahat ng ideyang ginawa namin. Sorry na, buhay pa naman si Leonardo at saka si Bella ang humampas sa kanya, hindi ako. Pagsasalba ko naman sa sarili ko habang si Bella nilalaro ang kamay at nakayoko. Speak up, magpaliwanag ka. Sigaw ni Mateo kay Bella na nakaupo sa kabilang upuan, nakaharap sa amin. Eh, napanood ko kasi yun sa online eh, Bella answered. Dinig ko ang sabay na pagbuntong hininga ng mga lalaking kasama namin. Habang si Cipriano naman tumayo at binigyan kami ng tigi-isang gawain. Chad and Bella, kayo magluto ng sopas para sa pasyente ninyo. Galingan ninyo. And please lang, huwag ganun sa ginawa ni Monica na ginawang garden ng sopas. Ivan and Reynan, kayo naman ang bahalang bumili ng gamot na kailangan. Maghanap din kayo ng doktor na po pwedeng tumingin sa kanya. Mateo and Brian helped Leonardo on doing his stuff like bathing, clothing and anything he needed. While you, Monica, ikaw bahala mag-asikaso kay Leonardo at dahil bahay nito, you can also inform us sa bagay na hindi namin alam. Mahabang saan ni Cipriano. Lahat kami sumang-ayon sa sinabi niya. Para na rin mas mapadali ang paggaling ni Leonardo. Eh ikaw, anong gagawin mo? Kuryosong tanong ko sa kanya. I will cheer you all up, guys. Baka mawala na maaga si Leonardo, ayoko madamay. Bale, walang sagot niya. Sa sinabi kong yon, pinagbabato siya ng mga bugok ng kaibigan. Ako naman, napapalo na lamang sa noo ko. Diyos mio, anong klaseng tao ba ang mga to? Na magsimula na silang kumilos, umakit ako para puntahan si Leonardo sa kwarto niya at kamustahin ang kalagayan niya. Hey, how do you feel? I asked him as I saw him open his eyes and look at me. Worst, mawawala na yata ako. Sagot niya naman. Hinawakan niya ang kamay ko at nilalayon malapit sa dibdib niya. Bago ko mawala, I just want you to know that I went here just to see you, Monica. Mahinang saad niya. Pakiramdam ko tuloy na bula ang mukha ko sa sinabi niyang yon. Ramdam ko rin ang malakas sa pagtibok ng puso niya. Is he hyperventilating? Alam kong galit ka o masama ang loob mo dahil sa sulat na nabasa mo kaya ka umalis ng walang paalam. Monica, about that letter, matagal na sa akin yon. Dagdag pa niya. Di ko naman maiwasang di magtanong ng sabihin na yon. Bakit tinatago mo pa? Hindi mo pa rin ba siya makalimutan? Mahal mo pa ba siya? If that's so, then why you do things as if I am special? Bakit pinapadama mo sa akin na mahal mo ko, gayong iba naman pala ang gusto mo? Bakit pinapaasa mo kung pareho tayo ng nararamdaman para sa isa't isa? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Ayaw ko na sanang pag-usapan ng mga yon dahil may sakit pa siya at baka mabinad. Pero siya rin naman ang kusang nagbukas ng usaping iyon. Noong nalaman kong nagpanggap kang katulong, doon ko lang binasa yon. And yes, I cried a lot. I feel guilty. I feel like it's all my fault and Vanessa doesn't deserve that. Lalong di niya deserve na husgahan at kagalitan ng iba dahil nangyaring lahat ng yon dahil sa akin. I read that letter every day just to erase all the guilt and pain that I have for so long until I succeed. Hindi na masakit. Di na ako umiyak at pakiramdam ko nakakahinga na ako na maluwag.
I keep that letter para basahin araw-araw at para mapatawad ko rin ang sarili ko. At habang ginagawa ko lahat ng yon, ikaw lang ang naging dahilan ko. Ginagawa ko yon para magkaroon ka ng puwang sa puso ko. Kasi nga diba gusto mong makapasok dito? Mahabang paliwanag ni Leonardo. Di ko alam kung ba't ako biglang nalohadal sa mga sinabi niya. Babae rin ako tulad ni Vanessa. At kung sa akin man mangyari lahat ng yon, hindi ko alam kung kakayanin ko. That is why I envy her. Gusto ko rin siyang kausapin at humingi ng paumanhin kahit wala naman akong ginawa o nagawa sa kanya. I just feel like she deserves some explanation and closure. Pero sa kabila ng nangyari, masaya pa rin ako. Dahil natutunan din ni Leonardo ang umusad paabante at patawanin ang kanyang sarili. Nang wala ka sa tabi ko at hindi kita nakikita araw-araw, na-miss kita. Hinahanap-hanap kita. Parang kulang ako at walang kwentang lahat ng ginagawa ko pag wala ka. I almost begged to your cousin Bella para lang ituro sa akin kung nasan ka. And now I see you and I can finally touch you. I feel complete and whole again. Di naman siguro masama kung sasabihan kita ng I love you, no? Kasi yun yung nararamdaman ko. Maniwala ka man o hindi, Monica, matagal ka na nakapasok dito. Dagdag niya pa habang nakahawak pa rin sa dibdib bago pumikit. Akala ko sapat na yung malaman kung okay na siya at naka-move on na. Pero sobra-sobrang kaligayahan pala ang mas nararamdaman ko dahil sa mga sinasabi niya. Kung pwede lang hilingay na sana araw-araw na lang siyang may sakit para maging mabait at treat sa akin sa ginawa ko na. Pero hindi ko rin naman kayang makita siyang ganito. This is the last time that we will talk about Vanessa. Ayokong isipin mong ikinukumpara kita sa kanya because you are in your own, Monica. No one can compare that. Ngayon pwede na siguro akong mawala. Pikit matang sambit niya pa rin. Mahina akong sinampa ng mukha niya bago ngumiti. Dama ko pa rin ang malakas sa tibok ng puso niya at bago pa siya ulit dalawin ng antok, ako naman ang humawak sa kamay niya at nila sa dapat ng puso ko para iparamdam din kung gano'ng kalakas ang tibok nito. He smiled about that. Maybe he realized that we have the same feelings by our heartbeats. Hindi ka pa pwedeng mawala dahil liligawan mo pa ako tapos sasagutin pa kita at mamahalin. Kaya magpahinga ka at magpalakas dahil pagaling mo, sabay nating isusulat yung kwento nating dalawa na ako naman ang kasama mong bida. After I said those words, sinagkan ko ang kanyang noo bago siya pumikit. Get well soon, love. Sa kabilang banda, kung sa iba normal na lumipas ang araw, dito sa bahay hindi. Bakit? Because of those men and they call themselves as honest guapitos. Oo, macho na, guwapo pa raw. Yun ang tawag nila sa mga sarili nila and seems like they're enjoying themselves here in our ranch. Sa pagsasaya nila, ako naman ang nangungunsumi. Si Leonardo bumabawi matapos magkasakit, though nakahakilos na siya at nagsusungit na ulit. Katunayan nga niya, nagmamando siya ngayon sa mga sira niyang kaibigan na abalang magpaligo ng kabayo. Nag-e-enjoy ang mga loko-loko, pati na rin ang bruhang si Bella nakikisali pa. Pinapangako ko, lagot ka sa akin, Brian. Humahangos pang sigaw na Rinan. Bago tumakbo palapit kay Brian na itinutok sa kanya at binasa siya. Tawa naman ang tawas ang pesting si Brian. Then out of nowhere, pumainan lang kantang ewan ko anong title. Na sinasabayan ng mga bugok na sina Chad, Ivan at Cipriano na nagsasaya at giniging ang katawan. Kung katawan ko lang ang habol nyo, na kung gumiling pa'y lumili ko, masusunod pa rin ang puso ko, ang puso ng Don Romantico. Na makita namin ni Brian, Kyle at Rinan, ang tatlong sira, nakisabay na rin. Pero mas nalang umigting ang pagkanta at sayaw nila nang lumabas si Mateo sa kwadra. Bago gumiling na parang matatanggal ang bewang sa katawan, lahat sila nagkanya-kanyang giling sa harap ni Leonardo na nakaupo lang at nagtitipa sa laptop niya. Nakakadiri kayo? Galit na sigaw naman ni Leonardo bago pinaghampas ng dyaryo mga kaibigan niya na nagwawala. Habang abala silang lahat sa pagsayaw at pagkanta hanggang sa laman ng puso nila, pinuntahan ko si Bella at tinulungan siyang magluto sa aming tanghalian. Abala siyang magayat ng mga gulay. Mukhang marunong magluto ang bruha. Sa bagay, sa tinagal-tagal ba naman niyang namuhay mag-isa sa ibang bansa? Ewan ko na lang talaga kung di pa matuto ang pesting Bella na to. Nako Monica, kung pumunta ka dito para idami ako sa pagiging bobita mo sa kusina, please lang maghunos dili ka. Walang pakundang ang sabi niya. Kung di ba ganaman saksakan ang kapal na mukha ng bruhang Bella, nakalimutan niya yatang nasa pamahay ko siya. Mga gamit at pagkain din namin ang lalapastangan niya. Kumakabubita ka dyan, kala mo kung sino kang magaling?
Samantalang nakwento ka sa akin ni Ivan yung fried chicken mong pinahirapan, ganti ko sa kanya bago inirapan. Pareho kaming maldita ni Bella at dahil sanay na dinudurog na lang sa amin ng pagkain, anong alam namin sa pagluluto, diba? But now we're trying our best to do those things that we don't know. Di man perpekto at pasok sa panlasa ng iba, at least we tried. At least naprito ko ng maayos, unlike sa malagarden mong sopas at di pa naimbalsa mong isda. Malakas na belta niya naman. Hindi rin naman patatalo ang bruha kaya pinabayaan ko na. Baka dumanak pa ang dugo dito. Nalula talagang papatalo sa aming dalawa. Kinuha ko na ang kutsilyo bago tumulong ang magayatin yung mga gulay. May nakita pa akong buong pinya na nakahanda kaya pati yun tinapunan ko na. Ginayat ko na muna sa tatlong bahagi bago pinag-apat na gayat ang bawat isa. Hindi ko alam kung para saan ba itong ginagawa namin ni Bella. Ano bang lulutuin mo? Kuryoso kong tanong sa kanya. Pinaupong manok. Watch and learn from the expert. Proud na sagot naman niya. Pinaupong manok? Hindi ko alam kung ano itsura nun at kung nakita ko na ba yun. Siguro natikman at nakita ko na pero hindi ako sigurado kung yun ang tawag sa lutong yun. Kung yun naman palang lulutuin mo, bakit wala kang manok? Tanong ko ulit sa kanya. Marami kayong manok, Monica. Magpahuli ka nga sa mga bugok na naroon sa kwadra para naman may maitulong sila. Hindi yung puro kapestya ng ginagawa nila dito. Ang lagay, ako na magluluto. Dapat ba ako rin ang manghuli ng manok? Taas kilay niyang sabi. Sa sinabi niyo ni Bella, agad naman akong lumabas at sinabihan ng mga gwapito kuno. Pansin ko, nagiging utosan lang yata ako dito sa sarili kong pamamahay. Hoy mga lalaki, manghuli raw kayo ng manok, sabi ni Madam Bella. Sigaw ko sa mga kalalakihan ngayon para mga batang naliligo sa labas. Gamit ang hose para sa pagpapatubig. Lahat sila nakatopless pero ang ulupong na sina Chad, Ivan at Brian mga nakapang ibaba na lang. Bakit ba napadpad itong mga balong na to dito sa amin? Di yata sila na-inform na yung mga katulong namin, karamihan mga babaeng medyo may edad na. At ganyan ngay para mga dalagang kinikilig sa gilid ng kwadra habang pinapanood ang mga bugok na to. Mabuti pang bebe ko, behave. How can we catch a chicken? E mukhang masayang naliliwalaw yung mga manok ninyo. Maang na tanong ni Mateo sa akin. Sa dinami-rami ng manok dyan, imposibleng hindi kayo makakahuli kahit isa. Anong silbi ng malamaskulado ninyong katawan kung di nyo gagamitin sa magandang paraan? Bale, walang sagot ko naman. No chicken, no food. So better hurry up and catch them all. Dagdag ni Leonardo na hindi ko na malayan, nasa tabi ko na pala. Umakbay pa siya sa akin bago bumulong. Eyes up, love. Ayoko makakita ka na nakakasukang tanawin sa harapan mo. Mariing saan niya pa na mapansin ang itsura ng mga kalalakihan sa harapan ko. Nganitian ko lang siya at muling bumaling sa mga kalalakihan ngayon ay abala pa sa panghuhuli ng manok. Napailing na lamang ako na makita kung paano sila manghuli ng manok. Habang si Leonardo na may tawa ng tawa na halos nga maiyak-iyak pa. Nakita ko si Raynan kumuha ng walis bago sinimulang habulin at hampasin ang mga manok na nagsiliparan at tagtakbuhan. Si Ivan may dalang net para ipangsalo sa manok. Ngunit kinalaki na mata ko na makita ko si Chad at Brian na tumatakbo. Sa likod nila may mga inahing manok. Mabilis pa sa alas 4 ang nagtatakbo ang dalawa palapit kay Raynan at Cipriano dahil nabol sila ng mga inahing manok. After 1,000 hours, nakapila silang lahat hawak ang mga manok na nahuli nila. At dahil abala pa rin si Bella, ako nang humusga sa mga manok na nahuli nila. Kung pwede bang katayin or hindi. At dahil si Ivan na nasa unahan, madali kong tinanggihan ang manok na dala niya. Bukod sa medyo payat, hindi pa yata nagsawa sa pagiging bata yung manok. Sumunod si Raynan pero ang pesting lalaki, tandang ang dala. Nakatali pa nga ang paa. Tinanggihan ko ang tandang na nahuli niya dahil mukhang panabong yun at di pang ulam. Third si Cipriano, he got a good hand so I think pasado yun. Bukod sa mataba ang nahuli niya, pwede na rin yung lutuin. Nilagay ni Cipriano ang manok na nahuli niya sa palangganang nasa mesa. Bago kampanting umupo sa tabi ni Leonardo at ang ibang wala na sa pila. Sunod si Chad na mga lingali ko ng batukan. Ang mula lang si Chad may hawak na sisiyo. As in yung sisiyo nakapipisa lamang yata. Don't give me that look, Monica. Pinaghirapan ko to. Pagpapaliwanag pa ng mokong. Kaya siguro tayo hinabol ng pesting inahin dahil kinuha mo yung inakay. Galit na bulyaw ni Brian kay Chad nang mapansin ang hawak ito. Natuka pa nga ako ng manok eh. Galit ding sigaw ni Cipriano. Eh ako nga sinabong, yun pala pakana ng bugok na Chad na yan kung ba't nagalit yung mother chicken.
dagdag pa ng isang nakapila sa pinakadulo. Di ko na sila inintindi dahil sa totoo lang, gusto ko na silang saktan lahat. Muli akong bumaling sa nakapila para tingnan ang manok na dala. Nanlulumo namang humingi ng paumanhin si Leonardo dahil nga wala siyang huling manok, pero may hawak siyang tiga-apat na itlog. Baka raw pwede na yun dahil galing naman sa manok. Tumaas ang kilay ko dapat sa napakaganda niyang ideya. Then the last one is Reynan. OMG! Ang isang to hindi naglakad or tumakbo, Monica, kundi lumipad. Tapos naglanding sa akin so I can catch him. Proud na paliwanag ng sirang si Reynan. Ewan ko sa mga taong to. Naturing ng CEO ng mga naglalaking ang kumpanya sa syudad. Mukha rin namang matitino, pero matitindi yung saltik sa utak.